Yung canopy po, ito po yung usually nakikita natin sa mga bintana, sa mga pinto. It's either pepper. Hello, Pai Fam. So Jay and I are on our way to All Builders. Kasi may bibiling kaming ready-made na kitchen cabinet door. Buti na lang naihabol namin yung aming canopy dito sa pintuan namin. So, nag-iisa lang naman to yung pinagawa namin dito. So, gusto ko lang ipakita sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung paano bang gagawin nyo in case na hindi nyo napagawa or hindi siya naisama sa design ng bahay ninyo. Ano po yung canopy? Yung canopy po, ito po yung mga nakikita natin sa mga ibabaw ng bintana, sa pinto. Then usually, ito yung mga, pag ina-incorporate na siya sa construction, ito yung mga, it's either buho siya na simento or fabricated na mga metal. Yung canopy, ito yung tinatawag din sa Tagalog na tabing. Kailangan ba talaga yan? Para ma-prevent natin yung pagpasok ng tubig ulan sa loob ng bahay natin, or kapag maaro naman, bawa kung ang bintana nyo is nakatapat dun sa direct sunlight and ayaw nyo siyang masyadong pumasok dun sa inyong bahay, yun, isa rin yun sa nakakatulong din yun. Well, of course, if you have your window blinds and your curtains, di ba, yun yung nagpe-prevent talaga para ma-minimize yung sunlight sa loob ng bahay natin. Pero nowadays naman kasi 'di ba, yung mas gusto natin yung maliwanag sa loob ng bahay. Eh saan niyo naman po nabili yan or pinagawa niyo po ba yan? Bali tong canopy na to na pinakabit namin, nabili namin to sa All Builders dito sa Medas Marinas, Paliparan. Nabigla ko kay Jay. Nagjo-joke lang ako about this canopy eh. Sineryoso naman, nakumuha na nga. And para yan dun sa main door. Usapan pinto lang nung kitchen cabinet. Nagjoke lang ako about the canopy, kumuha na nga. Eh, magkano naman po yan? Ang mahal naman yan! Bago po kami bumili nito, nagtanong-tanong na po ako sa mga ibang shops din. I was thinking kasi na magpa-fabricate na lang. Naghanap ako sa Pinterest nung mga ilang samples, tapos pinakita ko sa kanila kung magkano ba abutin yon. So usually ang range ng price nila is naglalaro sa 3,000 to 5,000, pero ang materials nila is usually it's either aluminum ang framing,
Tapos polycarbonate yung magiging pinaka roofing. Or isang option naman nila is pwede daw ng mga angle bar or tubular na mga metal. Tapos ang roof mo pa rin na magiging roof mo pa rin is yung polycarbonate lang na ano. Kung gusto mo nung mas matibay na klase ng polycarbonate, mas mahal syempre. Most likely mga aabot na siguro ng 5 to 7,000 kung ano kung papagawa mo sa kanila. But yun nga, kung isang pinto lang naman yung papagawan mo, parang hindi siya ano, tapos so medyo may kamahalan, 'di ba, kung ano, kung magpapa-fabricate tayo. Plus hindi pa tayo nakakasiguro kung ano ba yung kakalabasan niya, kung ano yung itsura niya. Kasama na po ba yung kabit diyan? Nako, hindi po kasama ang kabit kasi yari tayo kay Mrs. niyan. Installation lang po. Pero hindi po ano kasama ang installation doon sa pagkakabili namin. So nabili lang po namin yung item. Tapos DIY na lang po, kami na yung nag-install. Chos, pero nag-hire lang po or tinawag ko po yung gumawa rin dito sa bahay namin. Tapos ano, sila na lang yung nag-install. Ayan. Tapos pinamerienda ko na lang sila, di ba? Para mas tipid. Nako, naloko kayo, sir. Dapat sa amin na lang kayo nagpagawa. Hindi pa kayo magsisisi. Kasi kami, yan talaga yung trabaho namin. Mga bossers lang kayo na naiinggit sa amin na nagbabaral dahil kayo takot kayo mag-post ng mga videos nyo. Nako, sir. Eh, nasan ba kayo nung panahon na kailangan namin kayo? Di sana, sa inyo na nga lang kami nagpagawa. Pero, eto na eh. Nakabit na namin. Doon po sa mga bashers dyan, tsaka yung mga magko-comment ng negative, syempre, in-expect ko na yan, sabihin natin is mahal or ano, hindi maganda or mali yung pagkakakabit. So, kami naman po kasi satisfied kami doon sa nangyari or sa kinalabasan ng aming pagkakabili ng canopy. Number one, of course, is syempre mas medyo nakatipid ako for sure. Medyo nakamura ako. Pangalawa is yung design naman niya is ano, it goes along with our facade ng bahay namin. And syempre, yun nga, ano, it also confirms na yung mga kapitbahay namin, nakikita rin naman nila, nagagandahan din sila dun sa aming kinabit na canopy. BEA beautiful. So ayan guys, andito na ako sa labas. So para mapakita ko sa inyo yung sinasabi kong canopy. So ito po yung pinakabit namin para dito sa pinto namin, sa main door. Dito na lang muna ako nagpakabit kasi ito yung pine-prevent ko kasi is mabasa yung pintuan namin tapos magkaroon ng ampyas doon sa loob ng bahay. Kasi yung window naman namin medyo mataas. So nako-cover na siya nung extension ng roof namin doon sa ibabaw. Diba? Usually naman meron tayong 1 meter na roof extension doon sa ano natin, 'di ba? From the house. So nakakaya niya namang i-prevent yung tubig ulan or syempre pwede naman natin isara yung window, 'di ba? Pag talagang malakas yung ampyas ng tubig. Now, so this one, paano ba siya in-install? So meron lang siyang ano, apat na malalaking bolt, siguro let's say mga around 4 to 6 inches na bolt. So i-drill lang po natin siya sa mga wall and then meron lang siyang metal studs or yung parang tox na ano, 'di ba yung tox kasi plastic. So this one is metal stud yung ginamit natin para mas malakas yung kapit niya. Eh, ano naman po ang materials niyan, tsaka anong sukat? So this one, yung material po nito is made, yung frame niya is made of aluminum. So, it's a plus kasi
it makes the ano the whole structure lightweight, 'di ba? At the same time, ano siya, matibay. Tapos yung pinaka parang pinaka roofing niya, yun yung polycarbonate na binabanggit ko kanina. Which is parang yung special plastic na ginagamit natin nowadays, 'di ba, yung mga ginagamit sa mga sa mga trellis, ganyan, sa mga garahe, sa garage. So yan po yung polycarbonate material. So yan, ganyan lang po siya kasimple, and medyo elegant na rin siyang tingnan, 'di ba, compared dun sa mga semento or mga fabricated na metal na alam mo na yung syempre yung mga kanto-kanto, 'di ba? At least ito meron siyang elegant design na may curve, 'di ba? So maganda siya tingnan. Kung makikita niyo yung dito sa dekoran ko, ayan oh. Ganyan yung canopy ng neighbor namin. So it's made of ano din, yung sepak. And ano, sepak and wood structure. O mga plywood, yun yan. Tapos yung hindi siya ganun ka ano, diba, ka ergonomic ba yan. Ang sukat naman po nito is ano lang to, 1 meter yung kanyang depth, and then yung pinaka width niya is 1.2 meters. So 1 meter yung depth, 1.2 meters yung lapad. Saktong-sakto lang po kung ang pinto nyo is 1 meter or 900 mm, 800 mm. Pasok na pasok yan, guys. So, alam ko meron pang ibang sizes na available at color. Marami rin. Meron din silang iba-ibang kulay. Yung frame, ang available lang yata is black and white. Black or white lang. So, mamimili ka lang kung black yung frame or white. So, thank you for watching this episode. Again, I am Jay, and you are watching Built to Last Vlog. Ciao! Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling